Magandang araw po si El, merong kilyo ako sa Sydney. Welcome back and thank you for watching this channel. We have an interesting topic today. This is to answer yung mga question, messages, inquiries ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas at gayon din naman yung mga nasa overseas. Mga electrician, qualified electrician, experienced electrician na gustong makarating dito sa Australia. Also, ito na rin ay para doon sa mga Pilipino na narito na sa Australia at gustong maging isang electrician. Simulan natin. First, kung ikaw ay overseas qualified at marami ka na experience, hindi ka pa rin pwedeng magtrabaho dito sa Australia bilang isang electrician. Aww. Lahat ng states dito sa Australia, Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland, New South Wales, Tasmania, ACT, there is a law or regulation that only licensed electrician can do any electrical work. So, ano ito? If you are not a licensed electrician, it is illegal to wire any part of your property, install or replace, or move power point, lights, switches, install or replace ceiling fans, carry out any electrical maintenance other than changing a light bulb. Sa madalit salita, kapag hindi ka lisensyadong electrician dito sa any state in Australia, hindi mo pwedeng gawin yung mga electrical work. So sa madalit salita, hindi kumukuha ng electrician ang Australia labas sa Australia, other than iba ang standards dito ng pag-i-installation, iba ang kanilang mga procedure, merong batas na nagre-restrict sa kanila na hindi pwede itong mga tao na ito na magtrabaho bilang isang electrician. Ngayon, may mga kategori ng electrical person dito sa Australia. Una, electrical apprentice. Itong mga electrical apprentice na ito ay yung mga nag-aaral 4 years certificate for electrotechnology electrician. Pag nakumpleto na nila ito, at plus yung kanilang hands-on experience as an electrical apprentice, pwede na silang mag-apply at makakuha ng lisensya and they can work as a licensed electrician. Yung pangalawa naman, yung mga electrical trade assistant. Ito yung mga katulong din ng isang licensed electrician para magampanan niya yung trabaho. Pero pag nagtatrabaho sila, kasama nila ang licensed electrician habang ginagawa ito. Ang pangatlo naman ay yung mga unlicensed electrician. Ito yung mga experienced na mga electrical trade person. Ang kulang lang sa kanila ay ang lisensya. There is also a category or one license that called restricted electrical license. Ito'y para sa mga trade person na ang trabaho nila ay halimbawa magpalit ng hot water. So, tatanggalin nila yung kuryente, yung alambre, ibabalik uli nila pag napalitan na nila yung hot water tank. And then also yung mga any other appliances. So, ang kanilang trabaho is to reconnect and disconnect. So, yon ang kategori ng kanilang lisensya. Now, paano maging isang lisensyadong electrician dito sa Australia? You have two pathways. Number one pathway is RPL or Recognition Prior Learning. Dito yung mga experiences mo overseas,
plus yung experience na gagawin mo rito sa Australia, ang requirement nila mostly ay 2 years experience na nagtatrabaho ka biglang isang electrical trade person. And then, i-a-assess ka nila. Later on, mag-i-exam ka ng wiring rules, which is the standard of electrical installation here. And then, pag pumasa ka, magkakaroon ka ng electrician's license. Etong pathway na to ay para lamang sa mga nandito sa Australia. Pero magastos to. Okay? Hindi to pwede sa mga students. Okay? Ito'y para sa mga resident or citizen sa Australia. I do not recommend this. Kasi nga, bukod sa magastos, matagal pa. The reason why people are taking this dahilan sa ayaw nilang mabawasan ang kanilang sweldo. For example, ang sweldo mo na ay halimbawa $35 an hour. And then, gusto mo yung second pathway, I'll be telling you later on, apprentice. Of course, bababa ang sweldo mo. Ayaw nila nun. Kaya, they try to do an RPL. The second category, mag-aaral ka. You will take a certificate for course, electrotechnology electrician sa mga trade school. But ang requirement dito, take note sa mga overseas Filipino student natin, gayon din yung mga narito sa Australia na, ang requirement dito ay hindi ka pwede mag-enroll sa mga trade school na to kapag walang electrical company kang papasukan bilang isang apprentice. Ang category ng apprentice, apprentice 1, yung first year mo bilang apprentice, then 2, your second year, apprentice 3, and then apprentice 4. Apat na araw ka sa pagtatrabaho, 1 day ka lang sa school. This is a 4-year course. And then yung pagiging apprentice 4 mo ay full-time ka na sa iyong kumpanya kung saan ka nag-a-apprentice. Now, the question is, magkano ang sweldo ng apprentice? Ang apprentice ay may dalawang kategory pagdating sa sweldo. Yung adult na under 21 years old at yung over 21 years old. Sa apprenticeship, 4 nga na taon, no? Apprenticeship 1, apprenticeship 2, apprenticeship 3, apprenticeship 4. So, iba-iba ang mga sweldo nila. Apprenticeship 1 sa mga under 21 years old, $14 lang yan an hour, hanggang maging apprentice 4 ka naman, $20 an hour. Sa mga over 21 years old, mag-i-start ka naman ng $21 at matatapos ka ng $22 sa fourth year. Ito ang dahilan kung bakit yung mga existing nating mga qualified na trade person o yung mga gustong magkaroon ng lisensya ay ayaw pumasok sa school at dumaan ng apprentice. So kung ang sweldo mo ay $35 an hour, bababa ka ng $21, you just say no. Ayoko na magkaroon ng lisensya. Magtatrabaho na lang ako sa existing na trabaho ko ngayon dahilan sa cost of living. Marami kang binabayaran. Kaya hindi na nagkakaroon ng pagkakataon itong mga tao na to para maging isang licensed electrician. Sana nakatulong ako sa mga nag-i-inquire o sa mga gustong maging isang lisensyadong electrician. So, sa muli, kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo at I'll try to answer that. Maraming salamat sa panonood. Halinawa nakatulong tayo. I'll see you in my next video. Ito po muli si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney.